ang urban explorer na si Christopher ng Urbex Hill ay bumisita sa Molly Stark Sanatorium na isang dating tuberculosis hospital. Ang gusaling ito ay itinayo mula pa noong 1920s at katulad ng ibang mga ospital ay maraming mga pasyente ang dito na inaabot ng kanilang mga huling sandali. Kaya naman hindi na nakapagtataka na sa kasalukuyang panahon ng abandonadong gusaling ito ay itinuturing na haunted. Habang nasa hallway ng second floor si Chris, maririnig ang mga yabag na mula sa itaas na nakapagtataka dahil sa pagkakaalam ni Chris ay matagal nang abandonado ang gusali at wala namang ibang taong naroon bukod sa kanya. Pero may napansin ang mga viewers sa isang clip mula sa outro. Makikita sa itaas ng gusali ang tila isang babae na may itim na buhok at maputlang mukha na posible di man ang pinagmumulan ng mga yabag na narinig ni Chris. At sa pagpapatuloy, habang nasa tunnel naman si Chris, meron siyang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. Nagumpisang makarinig si Chris na mga yabag na nauuna sa kanya. Pero imbis na umatras ay sinubukan niya itong sundan at dito ay nakita niya ang paglitaw ng tila isang tao na naglalakad. Sinubukan pa rin itong sundan ni Chris hanggang sa mapunta siya sa dulo ng tunnel at wala namang tao na naroon. Kung pagmamasdan mo di umano na maigi ang imaheng ito, ay mapapansin mo na mistulang isa itong doktor na nakasuot ng puting coat. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong, kasama ang kanyang kaibigan na si Lao Dai,
ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa China kung saan nanirahan ng isang matandang lalaki na iniwanan at kinalimutan ng kanyang mga anak. Sa pamumuhay ng mag-isa na matanda ay nagkaroon ito ng malubhang karamdaman na nauwi sa kanyang pagkasawi. Kaya naman pinaniniwalaan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa nito at nandito pa rin ito sa kanyang tahanan. Sa pagbisita ng dalawa ay sinubukan nilang makipag-usap dito sa pamamagitan ng isang laro na katulad ng Spirit of the Glass na kung saan ang espiritu ay papasok sa loob ng mangkok at pagagalawin ito para magbigay ng mensahe. Pero habang naghahanda pa lang ang dalawa, what ha?像那个就铁器似的。 我操你妈！我操你妈！我咋的了？这太邪性了，这里头啊！是不是这又太邪性了？啊，龙哥，哎听，咋鸡巴生啊？ 我操你妈！啥声啊？是哽咽声！我操！我操！ unang nakarinig ang dalawa na mga yabag na palapit. Matapos ito ay nakarinig naman sila ng pagtunog ng mga bakal at napagalaman nila na mula pala ito sa mga hangar. At nang lapitan nila ito, nakarinig naman sila ng mga kakaibang tunog. 我操了！妈了个呢！哎！我操了！啊！我操了！啊！我操那个逼玩动了！你看那啥，兄弟们！爷，我的转圈了！我操了！啊！ 龙哥，我操！这咋回事啊？疯女，啥玩意儿？否啊？啥意思啊？男的，你在哪儿？碟仙，请你归位。碟仙，请你归位。碟仙，请你归位。 爹，龙哥，我操！这动了！哎，龙哥，龙哥，龙哥，我操！我操他妈脑瓜！别骂人！我他妈的！你在哪个屋子？在哪个屋子？请问你在哪个屋子？啊！我操！我去你妈呀！是啥呀？啊！这他妈咋回事啊？ Sa bahaging ito nakita ng dalawa ang kusang paggalaw ng mangkok at nang lapitan nila ito ay bigla na lang bumukas ang electric fan. Pero pang nakapagtataka dito ay hindi naman ito nakasaksak. Tiesien, 请问你在哪?
我要给你们送走，我不想玩了。是送走他们。怎么样？我犯大忌了。咋的了？我操你！别鸡巴吓我呀！我他妈给周干了。不管他，不管他。丁仙，你回去吧。对不起，丁仙。丁仙，请问是你吗？嗯。我刚才对不起，我犯了一个致命的错误，我希望你没怪我。我想知道你现在能不能走。你走吧。你走了，你告诉我一下就行。丁仙，你还在吗？丁仙，哎，他又灭了。灭了。Sinubukan magpaalam ni na Xiaolong sa kung anumang natawag nila, pero aksidenteng nabuksan ni Xiaolong ang mangkok na sa tingin ko ay hindi maganda. Dahil sa Spirit of the Glass, kapag inangat mo ang baso, ang espiritu na nasa loob nito ay makakawala at posible ito magpakita o manggulo. At nang muling ibalik ni Xiaolong ang mangkok, bigla na lang itong naglabas ng dugo.冤屈！这个衣服啊，是啊，啥呀？我操！我操！住！把这个柜门关上，关上！关上！我！Sa pagpapatuloy ay napansin naman ni Lauday na gumalaw ang kabinet at nang buksan ito ni Xiaolong, nakita nila ang litrato ng matanda. At sa kanilang paglingon sa isa pang kwarto, nakita nila ang tila isang tao na mistulang isang matandang lalaki. Agad namang tumakbo si Xiaolong papunta sa loob ng kwarto, pero wala namang tao na naroon. Pero ito na nga kaya ang sinasabing matandang lalaki na inabandonan ng kanyang mga anak. Ang mga nakuhanan kaya ni na Xiaolong ay magpapatunay na nandito pa rin ito at hindi matahimik. Ano sa palagay nyo? Ang Korean ghost hunter na si Dutch Michael ay bumisita sa isang abandonadong bahay na gawa sa shipping container. At ayon sa mga residente na malapit dito, ang bahay na ito ay haunted. Sa pagpasok ni Michael sa loob ng bahay, ay nagumpisa na agad ang mga kakaibang pangyayari. Huh? Where? Wow. 제가 잠깐만 실례 좀 하겠습니다.
近点。잠깐만 잠깐만 진짜 여기 왜 그래? Unang nakuhanan ni Michael ang paggalaw ng bahay. Sumunod ay nakita naman niya ang pagharang ng bagay na ito at ang muling paggalaw ng bahay. Namistulang may kung anong naroon na pinipigilan siyang pumasok. Pero pumasok pa rin si Michael para ipagpatuloy ang kanyang paglilibot. Huh? Tsagamanyo! Huh? Huh? 남자, 잠깐. 얼굴이 새파랗게 질려 있어. 뭐야? 누구 있어요? 누구세요? 뭔 소리야? 아무도 없는데? 뭔 소리야? 아! 사 bahaging ito nakarinig naman si Michael ng mga yabag at nakita niya ang pagdaan ng tila isang tao. At maya-maya pa'y makikita naman na mistulang palapit na ito sa kanya. Dito na napatakbo si Michael palabas ng bahay. Isa nga kayang multo ang nakuhanan ni Michael. Ang mga pagpaparamdam kaya na nakuhanan niya ay magpapatunay sa mga kwento-kwento na ang bahay na ito ay haunted. Kayo nang bahalang umusga. Ang Jordanian ghost hunter na si Ehab Casmea ay bumisita sa isang abandonadong bahay na pinamamahayan tiyumano ng isang jin. At sa umpisa pa lang halos ng kanyang paglilibot ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. إيه بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
حاسة بضرر جرحها. الله حاسة شاكك في إشي تطلعه. أنا مسيبة حاطة الكشافة بثمي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله إني شفت إشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نغبس ang makuhanan ni Ehab ang mga tunog na mistulang may iba pang tao sa loob at ang kusang pagsara ng pintuang ito. Pero sa kanyang pagpanik sa rooftop ay nakuha na naman niya ito. بسم الله الرحمن الرحيم. نغزت من هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما يعني ذكر الله. لمستني هاي بتتحرك. يتحرك. طلعوا انتو الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كاين غرفة اشي. اعوذ بكلمات الله التامة. انا خايف بس من شغلة. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 تتلم بيسس na nakuha na ng camera ni Ehab ang pagtungaw ng isang itim na figura mula sa bintana ng ito. Pero sa tuwing pupuntahan niya ito ay bigla na lang itong nawawala. Totoo nga kaya mga nakuha na ni Ehab sa video ito? Ito na nga kaya ang sinasabing jin na namamahay dito? Ang mga kuha kayang ito ay magpapatunay na totoo ang mga jin? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay pinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Merian. Ang video ito ay kuha di umano ng isang security guard na nakiikot sa isang establishmento. Pero nakarinig di umano ito ng mga yabag at naisipan itong mag-record para makuhanan kung may iba pang nakapasok sa loob. Nakita ng guard ang tila isang tao na nagpunta sa gilid. Pero nang puntahan niya ito, ay mistulang naglaho ito sa hangin dahil wala namang tao na naroon. Totoo nga kaya ang nakuha na ng guard sa video ito? Isa nga kaya itong multo? O isa lang din itong tao na pinaprank ang guard? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong opinion. Ang video ito ay pinadala naman sa atin ni Facebook user Jake Paul. At mula ito sa YouTube channel na Geek Girls. Ang kwento ay madalas di umanong makita ng kanyang anak na nagbabago-bago ang posisyon ng manika na isinisisi niya sa kanyang kapatid. At dahil madalas itong mangyari, naisipan niyang mag-iwan ng kamera para kunan ng manika at nagulat siya nang makita niya ito.
Makikita sa video ang unti-unting pagpiit ng ulo ng maniga at ang dahan-dahang paggalaw ng katawan nito. Sa video ito naman na pinadala sa atin ni John Ray, makikita di umano ang kusang paggalaw ng isang TV kahit wala namang lindol at walang humahawak dito. Narito ang video. Makikita sa video na gumagalaw nga ang TV at ipinakita pa ng lalaki na wala itong tali at walang kahit ano sa ilalim nito. Ang huling video ay itinag naman sa atin ni TikTok user Jeremias Ramos. Ang video nito ay kuha sa Japan pero bukod dito ay wala na akong iba pang nakuhang detalye, kaya naman panoorin nyo na lang ang video at pagmasdan mo ito na mabuti. Isang maputing mukha ang makikita sa bahaging ito na siguradong magpapakita sa iyo ngayong gabi kapag hindi ka pa nagsubscribe. Joke lang, pero magsubscribe na kayong lahat dahil marami pang mga nakakatakot na videos ang paparating. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano, paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!